yun guys, paano nga ba mag-troubleshoot ng capacitor? Okay? So, sa part 1, nakita nyo po kung paano ito troubleshoot siya. Then, dito naman tayo sa part 2. Papalitan natin yung capacitor na to, guys, na ibang klaseng capacitor yung kakabit natin. Dahil, bihira po makabili ng ganito capacitor, guys. So, yun guys, paano nga ba ma-identify na yung capacitor ng wash motor natin ay nasaan dito? Okay, so kagaya po sabi ko sa part 1, makikita po yung capacitor niya dito sa dito sa diagram natin guys. So hanapin natin dito kung saan yung wash motor. So ito yon. Then i-check natin, ito yung capacitor. So yan po. So nakalagay sa kanya ay red at saka yellow. So dalawa po siya. Yun yun. So itong red, yan guys. So yung red tsaka yellow, yan yung capacitor niya. Ngayon ang tanong guys, so ito po ang tanong natin ngayon, 12 microfarad ang nakasad sa kanya over 6. So 12 microfarad over 6. Okay, yun ang tanong. So yun, paano po natin malalaman guys kung saan dyan ang capacitor microfarad para sa wash motor, kung 12 po ba or 6 microfarad? So yun guys, dito po natin ma-identify yung eksaktong location ng wash motor microfarad natin. So yan po guys, 1 for 20, yan makikita nyo to 20 volts, yan yung 60 hertz, tapos 11.5 microfarad equivalent to 12. So, bali ito po, may binila akong capacitor na 12 microfarad sa kanya. So, nakalagay 12 microfarad. Yan po, ang capacity niya, 450 volts. Okay. So, yun yung kakabit natin dito. Ihiwalay natin siya. So, yun ang ikakabit natin dito, guys. Kukunin natin yung kulay red tsaka yellow na wire. Yun ay sasalpak natin. Ihiwalay na natin dito. Since okay pa naman kasi yung spinner natin, so hindi natin papalitan din ito. Itong capacitor. So nandyan yung 6 microfarad. Siya yung may iwan dyan. Okay. Kunin lang natin linya nyan. Yan. So yan po. Kunin natin linya. Then salpak lang natin dito. Okay, so medyo malapad kaysa sa dito. So i-reduce na lang natin yung terminal nito guys. So bali yan po, binawasan natin yung lapad nitong terminal kasi hindi kakasya yung natin. Kinaltasan na lang natin guys. Gano'ng mga problema yan kung bawasan ng konti para kumasya lang itong i-terminal natin, fuel terminal. So yan po. Okay. So yan siya. Yan. So yan guys, kabit na po natin ito, itong capacitor. Testingin po natin siya. So ibalik na po natin yung wiring. Saksak lang, plug and play. Okay. Yan po. Then saksak na po natin. So yun. Gumano nga po siya guys. Okay. So nakita nyo guys, yung wash natin. So yun, ganun po yung pag-troubleshoot na
washing machine at kung paano palitan ng kapasitor. So yan, pinag-iwalay natin siya. Naging dalawa ang kapasitor niya. Kasi yung ganito, guys, wala kang magbibili na kapasitor. Hira sa market. Patayin mo natin. Bihira po yung ganyang kapasitor yung ganito, kaya ginawa natin remedyo, bumili tayo ng 12 microfarad guys na 450 volts. So yan yan, okay. So naging dalawa ang kapasitor niya. So yan po, bali itali na po natin para hindi matanggal. Ganyan, ganyan din po yung isa guys. Talian na rin po natin ng tape para hindi kumalas sa terminal. Okay. So yun po. Ganun lang po kasimple yung pagpalit niya. Then ito, ibalik na natin sa dati niya. Nalalagyan. Yun. Then, yung isa ang so yun guys, itong kapasitor ilalagay na lang natin dito guys. Dito natin sisingit para safe. Cable tie na lang natin guys. Yan po. Hindi na siya makatanggal dyan. Okay. So, ganun po ang pagpalit guys. Bali tatakpan na po natin at naayos na po natin yung wash niya. Tatakpan na lang natin siya. So ito po yung cover. So pagdating po sa cover, paano niya tinanggal? Iniipit lang po yan. So yan po, tusok niyo lang sa bandang taas, tusok niyo lang straight up. Then dito, tusok niya lang din. Nakaklip po yan. Yan. Pati dito sa baba po pala, tutusok lang din. Kasama sa tutusok. Tusok niya sa baba. Yan. Nakaipit lang yan. Then, sabay dito sa clip sa gilid. So yun guys, natapos na po natin ayusin itong washing machine. Sana may nakuha kayo na aral dito sa vlog ko na to. Thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you!